So welcome back again mga kalista. So it's me, your reaction girl, Orange Bag. At alamin ang gagawin ko. So magre-reaction video ulit ako, flip top of course, requested by Luis Belunio. Ang request po niya ay Nikki versus Sinyo. Sa lahat po ng may gustong magpa-reaction video sa akin, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Okay, so let's do this! Nakoy t-shirt ihatag. T-shirt. Ihatag na ko ni sa pinaka ang makatag na sa ako ang last words sa akong fourth line game. Game. Last words sa akong fourth line na game. Game. Yo. Sinyo versus Nikki. Sa laban to di ako magpapa-under. Ngayong gabi ako yung Ford na papaslang dito sa Ford na mukhang Sander. Christian Bale, Heath Ledger, mawawala to Malafonger. Ako yung Batman ngayong gabi, tatapusin ko tong rapper! Hindi ako predictable! Sounds like din naman eh, pwedeng Joker, rapper. Ang poster ng laban, my gosh, sa bahay ang daming pumunta, yung iba bumaba pa galing sa bundok, bitbit, kambing, itik, manok, para sa'yo lang ipusta. At sabi nila underdog daw ako sa labang to. Mga bobo! Hindi ako underdog! Underhorse ako! Underhorse ka? Yung mukha mo, korteng half moon. Letter C kung titignan. Itong JK ang inspirasyon ni Juan Carlos nung nag-compose siya ng Buwan. Sa ilalim ng putang inang chinian! Pwede gamiting tuhugan. Pag nagtabi kayo ni Tats, tawag doon, magkatsin kahulugan. Magkatsin kahulugan. Tapos, sobrang tulis pa niyan. Kaya napagkakamalan tong tulisan kung napapansin nyo. Sa sobrang tulis ng baba mo, dapat pangalan mo, Chinyo. Makingay pa na kay Chinyo! Eto, pag yung GF o asawa ng kalaban ay maganda at sobrang blooming, sa battle dinadamay pa neto. Shout out nga pala sa lahat ng girlfriends ko. Okay. Huwag kayong masyadong assuming di kayo madadamay dito. Sabi neto kay G-Spot, di daw siya mahahanapan ng butas. Pwes, rebelde ng Mindanao tong kaharap mo. Sanay akong magbigay ng butas. Oo, kaya kong magbigay ng butas. Gusto mo ng patunay? Ha? Tangina ka. Magbigay niya talaga ng butas. Ay, iba. Yung chinelas! Game! At real talk! Sobrang pangit ko, tangina! Marating na yan! Sa lahat ng MC'ng pumasok dito sa venue, ako lang yung kinapkapan, tangina! Oh, pangit ako, tol! Yung mukha ko, di natatabla ng Photoshop. Ngayong nakipaglaro ka sa pangit na to, suicide, aabutin mo! Hashtag Momo up! Momo up! Kaya, kung lalaitin mo akong physical, di na ako magpapa-apekto sa'yo. Tandaan mo,
bench model ka lang sinyo samantalang heartthrob ako. Wow! Atanigma, ano bang ginawa niya sa'yo? Hindi ko matandaan na ginawan kanya ng masama. Para ipaulit-ulit mo sa kanya itong sumpa. Oh, di ba ganyan ka? Galit na galit kapag Bisaya yung kalaban. Sarap mong bigyan ng sapak. Sinyo daswak. Diring-diri siya sa Bisaya, piyo yung ghostwriter si Sak. Speaking of Sak, imaginary daw ang akong sex life. Loko sana ikaw ay makarma. Magiging imaginary lang naman yung sex life ko sa kung ang pangalan ko Plasma. Oh, may kaya. Kaya sinyo, round mo na. Sige, round mo na. Magrebat ka na repa to the max. Pero binabalaan kita. Pag nakarinig ako ngayon ng malapikos machine na rebat, promise hahampasin kita ng ballot box. Ghostwriter ko daw si Sak. Gago, matagal ko na yung pinatay. Tapos na yun, bay, ako na ang rason ngayon kung ba't may pakusganay. Pakusganay, that means palakasan in Tagalog. Batman yung costume. So nasan si Robin? Nagtataka ako bakit yung sidekick mo si Penguin. Paano? Si Penguin? Ano na yun? Pa, tinipid mo naman, Brad. Batman yung costume, yung kapote, garbage bag. Pero saktong-sakto naman yan, bay. Kasi sa garbage bag na yan, dyan kita ilalagay! Ang media, promise. Malamang nagtataka ka. Kasi wala pa akong sinasabi, nagre-react na sila. Ganito kasi yung mga itsura na kahit ituro mo lang, matatawa ka na. Usapang kagapuhan at kapangitan. Puta, sigurado ka. Alam na namin kung sinong pangit dito. Di na dapat pinagtatalunan pa. O siya, siya, siya. Ibahin na natin ang tema. Sabi ko, alam na namin kung sinong pangit dito. Di na dapat pinagtatalunan pa. O siya, siya, siya. Kakanta. Alam nyo, title? Ayokong maging gwapo. Mapapugi! Hoy! Lakas mo naman, boy! Akala mo talaga meron pa siyang choice! Unggoy! Hindi ka na magkakaroon pa ng pag-ibig na makulay. Kasi yung love life mo, drawing din na yan magiging tunay. Habang buhay ka nang mag-hehentay! Alam mo na yun? Ano yun? Ang animated porn ba yun? Anime porn ba yun? Kahit manggayuma ka pa, wala nang magagawa yon. Tigilan mo na yung kakalaki charm mo ng kondom! Pero yung sabihin niya, para hindi na kumalak yun ahin. Yung noo kumukunot. Pero in fairness, sawig mo si Crush. Bandikon! Pisot! Heartthrob ng Davao! So ano si Snap Prince Charming? Gago, mukha kang kabayong kakatapos lang i-grooming. Ganito magiging itsura ni Saito pag naging blooming. Pero speaking of blooming, umuputi ka na. Na.
Kasi balita ako, gumagamit na ng Lux. Pero ba't yung sa'yo di pahid? Yaks! Nung nakita ko yung label, ang nakalagal, ang nakalagay, floor wax! Ano ka ba naman, Box? Di na yung tatalab sa'yo. No offense, bro. Kala ko nga namatayan kayo. Sobrang itim sa profile pic. Nag-condolence ako. Amin. Amin. Pero alam ko, ikaw ang bularyo ng tugma. Ang pinagtataka ko lang, ba't di mo magamot yung sarili mong mukha? Alam mo, akala ko nga, member ka ng chakra. Kasi mukhang, yung mukha mo may sumpa! Akala mo ata, yung mga ganyang image, nakakadagdag ng angas. Biruin mo ha, ikaw tong albularyo, pero parang, mas kailangan mo yung tawas. Mabasudan siya, ibig sabihin. Umas! Pasalamat ka't hindi ako pumunta dito para manggulo, Brad. Alam kong kamag-anak mo si Ed, kasi yung bunga nga mo kaluwag. Kahit na mag-anib-anib pa kayo ng yung mga kaanib, may katiting. Wala akong nararamdamang panganib kasi ba't ako matatakot sa albularyo? Eh, yung debut battle ko, meron na akong sanib. Rick, alam ko na kung bakit ka nagpatawag ng albularyo. Kasi alam mo na kada punchline ko may impacto. Oh, ako yan, Andrew Isa comedy. Pero puts, pag nagseryoso, kaya babala ko to sa'yo, mali ka ng ginagambalang espiritu. Pinatay na daw niya si Zack. Puta, wala kang konsensya. Ghostwriter mo siya. Abangan mo yung round 2 ko. Meron akong ebidensya. Pero ngayon, di na niya ghostwriter si Zack. Alam niyo ba kung bakit, mga pre? Wala eh. May tipsy na kasi. Yung round 2 ko, kailangan ko ng katahimikan kasi medyo seryoso. Kaya, kayo na bahalang humusga kung nagsasabi ako ng kasinungalingan o totoo, gay? Gay! Yo! Nung una... lagi mong pinagyayabang yung abs mo. Oh. May abs din ako! Sinyo, walang yaka. Pag kinumpara mo yung abs mo sa ab ko, panigurado mapapahiya ka. Kasi itong ab ko, nag-iisa. Pero sadyang kakaiba. Kasi tingnan nyo naman, mga repa. Puta, yung ab ko, may ab pa. Sa loob. Kaya hindi pa sa loob. Kaya, kung usapang abs lang, ekis yan sa'yo. Bibilib lang ako sa mga yan kung kaya nilang gawin ang ganito. Di ba ang galing? Lahat na papahanga. Pag gumiling, trending, mala, Dante Gulapa. Pero gawin natin konting classic to. Sige. What's my name? Game! Ah, ginagaya ba niya si Atlas? Tananananane! Tananananane! Tagay na mo sinyo! Ole! 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 Pusin sa pusin! 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 Atlas! Prinsipe ng ribat. Kasi sa pagbabalik, sadyang mapapahanga ka. Sa sobrang galing niyang magbalik, kaya niyang bumalik sa bahay nila galing pambababae sa event ng di alam ng asawa niya. Ano? Gulat ka?
Joke lang. Ano nga eh, nagulat. Yung PM, di ko inaasahan. Sa katunayan, bilang katibayan, B. Sarmento ora mismo kaya kong magbanggit ng dalawang pangalan. Ooh! Ano? Basta ang sabi, yung isa, fan mo. Tapos yung isa, organizer. Mahiya ka naman. Ang hilig mong pumasok-pasok sa ganyan, eh, ang bilis mo naman daw labasan. Ibig sabihin, business realso. Talaga? 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 Kinantot mo yung event organizer na maganda, kahit kailan di ko yan magagawa, tanga. Kasi alam ko sa sarili ko na walang papatol sa aking event organizer na maganda. Grabe. Yan! Yan! Yan yung idol nyo. Magbibigay siya ng motibo, tapos dadaanin ka sa matamis na salita. Binansagan pa namang copyright at outright yung grupo, pero ang hilig, mga liwa. Kaya, huwag kayong padadala. Pwede. Huwag kayong padadala. Kayo'y aking binabalaan. Sakit nito, malasnab, HIV, humag-iyot biyan! Pagkatapos daw may pang-sex, iiwanan. At punta naman tayo sa ghostwriter issue. Maganda to! Nung laban mo kay Aklas, 50-70% sa mga linya mo galing sa maestro, di ba? Ha? Tulad ng Welcome Back Tol, Murder Breath Kill at marami pang iba. Kaso nga lang, nag-choke ka. Kasi sa bigat ng binigay na linya niya, yung utak mo bumigay at nabaklas. Kaya yung resulta, itong sinyo nagmukhang magsasaka ng Hacienda Luisita kasi bumagsak nung nag-aklas. Tapos, sa battle mo kay Batang Rebelde, yung skemang, pag hinampas kita ng combat shoes, yun ang literal na child abuse. Whoa! Galing! Galing yung sa maestro! Tapos yung linyang KOTD, knockout si TCD, galing din yun sa maestro! Lose-lose! You lose! Galo! Kasi sa sak! Di ba sak? Sinabi mo sa akin yan 6 years ago. Digos event, wala pa ako sa flip-top. Di ba? O ano? De-deny mo na. Ano yan? Tanga-tangahan? Ganyan naman talaga pag-addict, kapag nahuli, nagmama ang maanga. Well, it is... Pero... Usa natin ha. Regarding naman dun sa mga... Well, sinabi niya, pag nahuli, nagmama ang maangan. Well, kahit pa nahuli ka on act, meron pa pa rin dapat ibigay na statement or defense mo kasi hindi ka din po pwedeng basta-basta hatulan na you're guilty. Kasi guys, hindi naman lahat ng nakukulong ay ginawa yung kasalanan. Bigyan ko kayo ng isang scenario. May pinatay. Tapos yung tao na yun ay bintangan. In any way, sabihin natin nasa maling lugar siya at nasa maling oras. Diba? Imbis na kasabi natin tumulong lang siya pero pwedeng baliktarin, idiin siya ng mga na authority. Yun yung ibig kong sabihin. So, ang ibig sabihin nun guys, hindi porket nahuli yung isang tao, eh,
siya na kaagad ang may kasalanan. You must always defend yourself kahit ano pang mangyari. Make sure you can protect yourself at any cost. Kasi po pwede kang baliktarin, lalo na kung yung manghuhuli sa inyo ay gipit na sa investigasyon. Okay guys? So, continue tayo. At kung bakit ako nag ganon? Kasi po guys, yung tatay ko is nag-aral siya ng law. As in, Philippine Constitution, lahat. Pero, pag may times nag-uusap kami regarding sa possibility kung ano ang pupwedeng kahinatnan ng isang trial or case na kanyang hinahawakan. Kasi nagbibigay siya ng advice. Libre yun. Okay guys, so continue tayo. Yan. Marami pa. Marami pa. Pero sa ngayon, bibitinin ko muna kayong mga bay. Pero huwag kayong mag-alala. Babalikan natin ang issue na yan next year pag nakaharap ko na yung maestro sa susunod na pakusgan. Okay. Talagang marami akong babae. Kabit-kabit, puro magaganda. Ikaw may kabit ka din, di ba? Dati may nakakabit siya yung kalesa. Balik, kabayo na si Dalit na sa atin, di ba? Kanina, first round sa atin. Panay pa rinig nung huling taon. Gusto daw akong kalabanin. Ngayon tinanggap ko ang iyong hamon. Wag na wag mo kong sisisihin. Kaya ako lang naman binigyan to ng atensyon kasi alam kong patay to sa akin. Hindi niya lang maamin. Pero ito'y gante sa ginawa mo sa kanyang pandi-discriminate. Kaya wag ka munang mag-celebrate, gago, ganun ka niya. Kahit karir mo, di na nga tumatakbo. Tapos, binigyan ka pa ng break! Pero teka muna, wait. Naalala ko nung tryouts, puta, grabe, kabubuhan. Kasi sabi niya sa kalaban, ang talunin ka sa battle na to, madali lang. Parang first at last letter ng pangalan mo. Very easy. Very easy. Tangina naman. Yung A at Z doon, asaan? Eh, ang kalaban mo, si Ran. Sige, asaan? Asaan, putang ina mo? Lagyan, kasi mas malala to. Hindi ka bagay sa 1,000 mong TF. Bagay sa'yo, 20 piso. Kasi, kurnito. Nge! So pwede pala akong bumanat ng mga linyang. Kaya kami di nag-champion sa 2x2 kasi DPD. Di pwede. Di pwede. Ganun ba yon, Nikki? So, yung utak mo at bilat ng GF mo, isa. Kasi paniguradong bubuka. Kung di mo na-gets talagang bubuka, buang ka, bubupa! Galing na, Nay! Nako! Alam mo ba, may mga bagay-bagay lang talaga na binabagayan yung mukha mo. Kaya sana matanggap mo na sadyang may mga bagay sa mundo na di naman bagay sa'yo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Si Hisuka bagay kayo. Yan ang nababagay sa'yo. Kaya payo ko sa mga dalaga, pag naging boyfriend nyo si Nikki, tanginawag na. Tignan nyo naman yung itsura, parang araw-araw bubungangaang ka. Gawin mo sa buhay, tangina ka, sali ka ng isa buhay, tapos magpakamatay ka. Bigtina, Lucas. Nabuhay, magpakamatay mo. Kasi kung pupunahin mo pa na di kami nag-champion, puta kapal naman ang iyong face. Ikaw nga, sumali ka ng isa buhay eh. Di man lang umabot ng second stage. At least yung tandem namin ni Tipsy, mala powerhouse. Ikaw, try mo siya yayain mag 2x2. Tawag sa tandem nyo, Mickey Mouse. Sige. Pero di ba ikaw si Eugene? Tapos si Krega, Sak, Zero, ay Ryzen, Mokoro at Yomi. Puta comedy. Baka Tito Vic and Joey kasi sidekick ka lang, Nikki Diorsi.
Kaya Dr. Ichigaki, hindi ka nababagay sa aking 100%. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo. Kaya paano mo nasabi na ikaw si Eugene? Eh ang kamukha mo yung mga sumisigaw ng tapusin. Ayoko yung kids on those fighters. Pero kung tutusin, ikaw si Vincent. Kasi may third eye ka. Gwapong-gwapo ka sa sarili mo, pero di makita ng iba. At saka, bakit mo ba laging sinasabing, ikaw si ganyan, ikaw si ganito, dinaig mo pa si Sensui sa dami ng pagkatao? Oo, tinapat ka lang ni Anigma sa akin para mag-boom yung karir mo. Kasi sakto, estilo ko, mga malakaraso, laging may pasabog to. Laban dito, sa bida-bida, sus, kayabangan lang alam nito. Ah, kaya pala, malaginda, kasi puro kahanginan, mga punches. Oh. No! Agenda ba yun? Palang ako! Okay. Mga linya ko, paniguradong tatatak sa ulo mo, babakat na para bang marka ni Master Jericho. Okay, sige. Wow, talaga sinyo. Sobrang galing magrebat. Magaling ka palang magrebat, pero bakit di mo nirebat yung pagsusulat ni Zack? Yo, sabi niya, yung mga haters niya raw sikat. Take note sikat. Doon ka sa akin sumabit. Kasi di ko matandaan sa buong buhay ko sinyo na sa'yo ako'y nakaramdam ng galit. Pero sabihin natin na yung mga haters mo sikat. Sige, sabihin natin. Ibig sabihin, haters mo sina Kuya Jericho Rosales, Kuya Daniel Padilla, at Kuya Dingdong Dantes. Yun ba ibig ko sabihin? Yes. Yes. Kasi kung ganon, anyway, tamaw. Yung asawa niyang mukhang jablo na mahilig sa blowjob. Nakakasuka. Yung ugali katumbas ng dalawang Doncic ng Dallas Mavs kasi luka-luka. At diba, inggit na inggit ka sa yoga ni Ann kasi nga daw malaman at sobrang bless. Yung yoga kasi ni Be, ang liit, pag hinawakan mo dapat pa ganyan para kang naglalaro ng chess. At mga bes, hindi daw si Sheyi ang naka-first blood kay Ann. Pinagsigawan pa talaga. E di rin naman ikaw ang naka-first blood kay B, di ba? Sa madaling salita, pareho lang kayo, tanga! Tapos may pa-finger-finger of death ka pa. Nagdo-Dota reference pa si Gago. Kung naging Dota character man tayo, probably ay amaskar. Tapos ikaw, fuck you! Ano sinyo? Di ba sinabi sa'yo ni Bea Sarmiento na ex niya ako? Reference my senior and Shay battle. Nakaka-virgin ko lang sa kanya nung nag-first sex kayo. Siloso ka, pre. 600 at 66 na oras lang naging kami. Grabe, wala akong masabi. Sa dami kasi ng putukan na nangyari kala ko giyera sa Marawi. Pero, alam kong di kami magtatagal ni B. But honestly, Until now. I miss her all the time. Naaalala ko nga dati, lagi ko siyang pinuputukan ng 80, 47 at 22 kasi gustong-gusto niya yung 69. At alam niyo ba ang karime ng maganda si Ann Mateo? No. Mataba si B. Sarmiento.
Limang babae lang ang kilala kong sobrang taba. Yung pinakasa buong mundo. Una, si Eman Amid ng Egypt. Eh, Egypt! Pangalawa, Rosalie Bradley ng US. Tapos yung tatlo, asawa mo. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Laging may bit-bit na margarin. Lahat ng picture niya sa bahay naka-billboard size na tarpaulin. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Huwag munang ipagkaila. Pag pumasok siya sa PBB, kaya niya kunin ang slot ng Big Four mag-isa. Sobrang taba ng asawa mo. Huwag mo nang itanggi. Nung pinanganak siya ng putang ina niya, ganito na siya kalaki. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Yung pantalon ni Crazy Mix, sa kanya nagiging skinny jeans. Pag nagutom kayang umubos ng isang buong lechon, isang sakong bigas at 10 kilong magic beans. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Di ko yan tatantanan. Pag nanood siya ng flip top, kailangan pa ni Anigma ng 10 bouncer para siya ay kapkapan. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Pero magre-reba to. Sobrang taba ng asawa ko, pero mahal na mahal ko siya. Putang ina! Mahal mo naman pala, ba't sa iba kumakantot ka pa? Oh, baka sabihin ng hurado na yung mga linya ko didirekta kay Gago. Hindi naman kasi ito rap battle. For some to! Enigma, salamat sa'yo. Kasi ngayong gabi, tinapat mo na sa akin yung Joker. Binigay mo na sa akin yung pangarap ko na battle. Sa wakas, makakapag-isa buhay na ako next year. Yo! Sige, para matapos, rematch mo na lang kami ni Hansel. Kaya pala may dalang garbage bag to. Puro linya ko nire-recycle. Linya ko, punchline mo. Gago ka. Pinagtatanggol pa si Ann. Wow, gentleman. Kala mo, tipi nagjakulan. Bago mo siya ipagtanggol, lumugar ka muna, Brad. Bago mo ipagtanggol yon, unahin mo muna yung girlfriend ni Kamandag! Kasi mali yung ginawa ko kay Ann. Tama ka naman doon. Pero yung ginawa ko sa kanya, bagay lang kay Shea yun! At oo, tama ka! Hindi nga si B ang pinakamagandang nakilala ko. Pero siya naman ang pinakamagandang dumating sa buhay ko! Kaya dinayo pa kita para lang pagmukhaing dayo ka dito. Hindi ka kasi pandayo. Yung point, di mo ba nakuha? Pag home court, ang lalakas. Pero pag sa labas, ang ihina. Pinaka nakakatawa sa Davao, pero pinagtatawanan sa Maynila. Tapos susunod na sinyo, parang insulto naman yun sa akin. Eh, gumagawa ka lang ng eksena. Para mapansin, mapalikod man o harap ng kamera, ako'y pinoproject pa rin. Extra ka lang dito, masakit man natanggapin niya ng rason kung ba't hanggang ngayon, you're always behind the scene! Kaya sino ka? Sino siya? Sino nga ba si Nikki? Ang nawawalang anak ni Aling Vicky? Naman ko kung bakit Nikki pangalan nito yung reason ng bangis.
Kasi ang paborito niya daw na sapatos, Nikki Cortez. Tang ina bes, nakakainis. Sino bang nagpangalan sa'yo si Resh? Pwes, hindi ka na dapat mabahala. Huwag ka nang magtampo. Kasi ngayong gabi ako na ang magbibigay ng pangalan sa iyo. Junelle. Oh, mas bagay, di ba? Saktong-sakto pa sa kulay niyang dilima. Rick, ano ba? Tinatansya mo ba ako? Alam mo namang planchado to magtrabaho. Ba't binigyan mo pa ako ng kabayo? Di ko masakyan yung trip mo. Kasi para lang tong politiko, magaling lang pag tumatakbo. Oo! Oh, magaling lang to pag tumatakbo. Oo, oh, sa akin wala namang case. Meron lang akong bakit na tanong. Ano bang klaseng style yun, Chong? Dapat binigay mo na kabayo sa akin yung extra strong! Kaya yung sinasabi mong TF lang ang habol ko dito, paano? E 500 lang naman ang nakapatong sa ulo ng kabayong to. Ganyan pa talaga horsepower mo? Umamin ka nga. Kasi balita ako, nung nasa PT ka pa lang, sumisipa ka na. Kaya pala, gustong magbenta ng tiket, mautak. Bagay nga sa'yo yung bansag na kabayo sa lakas mong kumikbak. Kaya fuck you! Ang daming nire-reklamo. Nakesyo, stop your fucking discrimination. Puta sana ni rally mo. Pero speaking of rally, parang napaisip ako. Kasi kung si Balakid makibaka, ikaw makibao! Ano, Dancing King? Anong paborito mong sayawin, Dancing Queen? Kung yan ang pasyahan mo ng pagiging magaling, abate ka. Yung mga dance step mo, pang sumba ako, pamatay bawat galaw ko. Kapuera! Kaya punyeta! You got served what you deserve sa lahat ng ginawa mong kahiyan dito sa flip-top. Ikaw tong puro galaw at puro sayaw. Pero karir mo, di naman nag-i-step up. Kaya sobrang wak! Desperado galawan. Harakiri daw, pues pagbangga mo saki kami kasi. Ito na ang iyong huling sayaw! Sinyo versus Nikki. Maging guys, 1 beses para sa kanilang pareho. Maging guys tayo lahat para sa atin lahat dito. Uling beses, oh. Shoutouts ulit palagi. Boto ng urado, 5-0. Maging guys tayo lahat para kay Sinyo. Okay guys, I hope you like my reaction video. At kung nagustuhan ninyo ang reaction video na to, thumbs up. Kung hindi naman, thumbs down. Kung hindi naman po talaga, you can comment there in my comment box. Okay? Salamat po ulit at...